ginanap ang paggawad ng housing assistant sa mga former rebel sa Agusan del Norte noong Agosto 9. 17 nagbalik loob sa mapayapang pamumuhay, ang abot kamay ng pinapangarap na sariling tahanan at maayos ng maninirahan kasama ang kanilang pamilya. Matapos sila ay magawaran ng task force balik loob ng NHA Housing Assistance Package na nagkakahalaga ng 450,000 pesos sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang nasabing assistance ay gagamitin sa pagpapatayo ng housing unit sa 1.4 hectare na lupa na nadonate ng San Roque Metal Incorporated sa lokal na pamahalaan ng Agusan del Norte sa Barangay del Pilar, Cabadbaran City ng Agusan del Norte. Ako nagpasalamat tungod kay nauna sa gobyerno, sa presidente si Rodrigo Roa Duterte na din nagasiyang nagpasimuno ni aning programa. Panawagan nila sa mga dating kasamahan na magbalik loob na rin sa gobyerno at lisanin na ang organisasyong nagsasamantala sa mamamayan at inaabuso umano ang mismong mga miyembro. Unang-una ang pag-abuso sa babae, no? Ang mga kababayenan nga moadto sa bukiran, gingon nila nga matud pa dili nila mga dunggan nga abusuhan apan ang mga dagkong komander. Ang akong panawagan kaninyo, ayaw na gyud kamo pagpadayon anang mga ilad ug lingla sa mga CPP and PNDF gumikan kay dili makatarunganon ang ilang mga istorya ug wala gyud kaugmaon ninyo diha mangkon. Sa impormasyong nakalap sa NHA Caraga, mahigit kumulang na 211 na programang pabahay ng EFP-PNP Housing Projects na ilipat para sa FR Housing Program na naipamigay ng gobyerno sa mga dating rebelde sa buong bansa, kung saan 4 nito ay galing ng probinsya ng Agusan del Norte. 19 na dating rebelde naman ang nakatanggap ng tig 100,000 para sa pagsasaayos at pagkukumpuni ng sariling bahay, habang umaabot sa 528 na dating rebelde ang nagawaran ng 450,000 cash assistance para sa pagpapatayo ng housing unit sa lugar na pipiliin nito. Ipinahayag ni Undersecretary Rinaldo B. Mapago ng Department of National Defense at chairman ng Task Force Balikloob na malugod siyang nagpapasalamat sa lahat ng stakeholders sa matagumpay na implementasyon ng ECLIP sa Agusan del Norte at sa malaking kontribusyon ng Philippine Army at PNP bilang mga frontliners. Kayo ngayon yung magiging patunay na sinsero ang ating mahal na Pangulo at ang kanyang gobyerno sa mga alok niya sa mga former rebels. Kayo maging instrumento at na maging tagapagpahatid ng mensahe sa inyong mga kasamahan pa nasa bundok na magbalik loob na rin. Kasi kayo yung nakakalam, nakakilala sa kanila. So, at malaman nyo na may, para malaman nila na may magandang kinabukasan pag nagbalik loob. Sinabi naman ni Governor Dale Corvera ng probinsya ng Agusan del Norte na sa pagtutulungan ng bawat ahensya ng miyembro ng ECLIP Committee, masisiguro na makakatanggap ang mga nagbalik loob ng iba't ibang benepisyo at tulong para sa kanilang pagbabalik sa kanilang komunidad. Samantala, sa kanyang talumpate, sinabi ni Lieutenant General Greg T. Almerol, ang commander ng Eastern Mindanao Command ng EFP, ng Housing Assistance Program para sa mga dating rebelde ay mas nagpalakas sa kampanya laban sa insurhensiya. At ang seremonyang ito na ginagawa natin ngayon upang magbigay ng tulong pabahay sa ating mga former rebels ay hindi lamang isang tagumpay ng mga kasundaluhan, ngunit isang tagumpay para sa ating lahat bilang isang pamayanan na nagtutulungan at nagkakaisa para sa kapayapaan at taunlaran. Nauna nang sinabi ni Major General Romeo S. Browner Jr., ang commander ng 4th Infantry Diamond Division ay patuloy ang panawagan sa mga nalalabing miyembro ng Communist Terrorist Group na itakwil na ang bayulenteng pamumuhay dahil ipinakita na ng gobyerno na tapat at tinutupad ang pangako ng magandang oportunidad sa mga nagbalik loob sa mapayapang pamumuhay. Pag nagbalik loob kayo, hindi kayo nagbabalik loob sa gobyerno. Kayo po ay nagbabalik loob sa mapayapang pamumuhay. Jai Hapas, 4ID News.